So yun, wala pong issue, wala pong ganon. Si Lyla ang original na queen of FM, pinasa niya lang po talaga sa akin ang corona. Yeah. Mama? Oo. Oh, diba? Siya na nagsabi nun ah, Juna. Juna. Eto ah, syempre kuno-congratulate kayo ng 92.3, di ba? Kayong dalawa ni Mr. Ted dahil sa award niya ng sa Lasal, di ba? At sinasabi, ikaw ang ano? Queen of FM. Oo. Ano masasabi mo? Ang bongga, di ba? Oo. Mamaya ako na kasi pag re-reactin si ano, si Lyla Chikadora. Dahil ikaw yung tinarog ng video. May reaction siya. Oo. Yun pong mga, actually hindi ko alam kung saan galing yung Queen of FM. Baka, di ba? Parang, pero claim ko na rin po, kasi kasama ko si Manong Ted. Core ko naman po talaga yung radio kasi I started with radio right after graduation. Taong radio na po talaga ako. And there's one thing na gusto kong paulit-ulit gawin na hanggang sa pagtanda ko, kung mabibigyan pa rin ng chance. It's really radio. Si Lyla Chikadora po, nakasama po siya sa MOR before. So, para po sa mga nag-iisa sa amin kung may competition or kung ano man, wala po. Isa po si Lyla sa mentor ko noon sa MOR. And I can say na isa po si Lyla sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng mas maralim na relationship with Manong Ted. Kasi nung time na nawala si Lyla noon sa ABS-B and SCCMM, siya na pinakabayan at Manong Ted nang ipapalit para sa showbiz news na spot po ni Ms. Lyla. And ang dami pong doors ang nag-open talaga sa akin nung nawala si Maring Lyla dun sa MOR at ABS-CBN. And hindi ko magagawa po lahat yun. And hindi rin po siguro ako nandito ngayon. Isa rin po si Lyla dun kung bakit ang dami talagang mga pito ang nagbukas. Kaya thankful po ako sa lahat ng mga naituro niya sa akin. Nung magkatrabaho pa kami sa MOR at sa lahat pa rin ng mga itinuturo niya sa akin hanggang ngayon. Ngayon po na nandito na ako sa Radyo 5. So yun, wala pong issue, wala pong ganon. Si Lyla ang original na queen of FM, pinasa niya lang po talaga sa akin ang corona. Yeah. Mama? Oo. Oh, diba? Siya na nagsabi nun ah, Juna. Juna. Uy, wala na ako ano, tinatanong ko na. Parang tuloy, nagdududa ako may something kayo na sa MOR eh. So hindi ah! Parang may nagkwento ka nun eh. Na ano? Na friends kayo. Oo, oh, si Cha-Cha talaga kasi, halos, well hindi, maaga siya lang lagi dumadating nung nasa EBS yes. Pa kami. Hanggang 3 o'clock a 7 ng hapon, pero maaga siya dumadating. So madalas, inaabutan niya ako, and then yun, I share to her my knowledge. Kasi importante yun, hindi naman tayo habang buhay na bata, di ba? Importante na pinapasa natin sa iba yung karunungan, yung life lessons. Kasi sino pa ba yung susunod sa mga yapak nyo? Eh di ba yung baguhan din? So nung paalis na ako ng EBS, talaga flashback tayo, ano? Nung paalis na ako sa EBS, nakita ko kay Cha-Cha yung potential na, eto pag alis ko, sigurado aariba to. So, pinamana ko sa kanya, Cha-Cha ganito, bla 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 bla. Ayun naman siya. And now, ayun na siya. O, diba? So, I'm also happy for Cha-Cha. Naniniwala ko na kanya-kanya kasi talaga tayo ng destiny. Just because I left for ABS doesn't mean na hindi naman ako umariba rin sa nilipatan ko, diba? I'm very thankful to Radyo 5 kasi this year, 13 years na ako dito. Diba? I've handled a lot of time slots and sa News 5 naman yon halos ilang buwan lang pagkatapos itinayo yung News 5. It was a new playground for me pero marami ako natutunan. So, yan. Mahal na. We love each other. Si Cha-Cha. Ang bongga talagang sineryoso. Yes! Oo naman!